Hello, hello, hello. Kumusta na mga kafafa? Welcome back to my channel. Kumusta na kayo? Namiss nyo ba ako? Hindi. Hindi talaga. Hindi wag. Joke lang. Hindi ko kasi masikaso lately mag-vlog eh. Wow. Parang busy. Nakakatapos ko lang alam nyo na, maghalaman, maglupa, at mag-almusal na ako. Gusto nyo ba sumabay? Dahil linggo ngayon, kaya lang, alam nyo na maraming mga restrictions, so medyo hindi nakapag-meeting. Oo. So, nakita ko may natira pang isang kamatis. At ito, yes! Pumitas din ako syempre ng aking paborito, insulin plant. Ayan. At kumuha ako ng isang bulaklak ng blue ternate. Ayan na siya. Tama na siya. In moderation. At ano pa? May natira akong sardinas kahapon eh. Ayan. Banata natin yan. Simple lang. Alam mo na. Pwede natin yung banata ng ganito. Okay? Ito. Lagyan nyo na. Palamanan mo na ang sardinas. Ayan. Balutin mo. Dagdagan natin. Marami naman akong pambalot. Yeah. Parang kanta ni Shara niya, balutin mo ako sa dahon ng insulin plant. Puro kalokohan pa, Phelps eh. Kumain ka nga dyan. Lord, salamat po. Salamat sa mga biyayang ito. Kainin natin. Ang sarap, guys. Naku. Dagdag mo nila. Ito, kain naman ito. Masarap siya. Huwag naman putol-putulin. Lagatin mo na rin ito. Ang sarap. TL. Natira pa. Diba? Masarap talaga. Parang mayaman, no? Banatan ulit natin ang... Diba? Para tayo nag... Ano ba yun? Yung sa Korea. Diba? Samyup na din. Dagdagan natin ang pambalot. Sharon Cuneta. Balutin mo ako ng dahon ng insulin plant. At saka natin uli banatan ng kagat. Sarap talaga. Nagbibigay pa ng sarap yung anghang nito. At syempre, yung asim nito. TL ako. Tolo laway. Kayo rin sigurado, tolo laway niya eh, di ba? Masarap talaga. Hindi nyo na mapapansin yung lansa nung isda ng sardinas. Kasi nga yung asim nito, yung anghang nito, at ito pakalis ng lansa. Diba? Sabaya mo ng higop ng para kanina ko gumit. Biglang naging Nescafe. Ito, napaka-healthy nito. Maraming benepisyo yan. Ang blue ternate o blue ternate. Diba nakita nyo? Bakit ko pinapakita yan? Wala lang. Nagyayabang ka lang, Papa Elves. Hindi naman, grabe naman kayo. Ang ibig ko lang sabihin, alam nyo sa totoo lang, Fafa, alam naman natin lahat na ang pandemic ay talagang grabe ang naidulot sa bawat isa. Marami na talaga yung hirap na hirap. Kasi last year pa to eh. Isang taon na to mahigit. Nag-anniversary. Ay, nag-birthday na siya actually.
nakakalungkot, pero yun nga, wala naman kasi tayong magagawa. Sabi nga, hindi pinag-uusapan kung anong nangyari. Ang tanong, anong ginawa mo sa nangyari? Okay. Nung mangyari yun, anong ginawa mong response? Kaya nga sinasabi ko, last year pa, nang magsimula ang pandemic, sa mga post ko sa FB na magtanim. Bakit? Kasi aanihin natin yun eh. Imagine mo sa isang puno ng insulin plant na binili ko dati. Eh nako, baka 1,000 na yun. Hindi naman siguro, exact ka naman. Siguro mga 300, ganyan, 400 ng puno. Kasama yung mga naging supling nila. Na mga puno na rin na naipamigay ko kung kanina. Okay, so, di ba solve ang almusal? Hindi naman ako nag-post nito para sa mukbang-mukbang o ano, hindi. Gusto ko lang naman sabihin eh, mahigit isang taon na yung pandemya. Di ba, nung nakakaraan, kung ka-FB ko kayo, nakikita nyo na tanim ako ng tanim, at sabi ko na sabi na balik tayo sa kalikasan. Kasi nga kapag may tinanim ka, may aanihin ka naman talaga. Ayan. Yung insulin ko, talagang ako na yung sumusuko sa kanya. Ayaw niyang tumigil, mag-propagate. Kaya naman, binibigay ko lang din sa mga nangangailangan. Ang point lang doon is, alam ko marami nang nahirapan kasi mahigit isang taon na to eh. Kahit naman ako, lalo na yung mga isang kahig isang tuka na sinasabi, yung bang, pag hindi ko mahig, hindi tutuka. Eh, paano nga kung hindi ka makakahig kasi bawal? Diba, paano ka tutuka? Kagaya ko na nagbebenta ako ng kung ano-ano, alam nyo naman yun. Tapos, i-deliver ko kung may order. So, kapag walang nag-order, wala akong i-deliver. Unless merong mga gustong magpa-deliver lang. Anong point? Nagpapahabag ka pa? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, baka ikaw ka, Fafa. Ikaw. Oo. Baka naman hirap na hirap ka na rin. At ang pakiramdam mo, wala na ang pag-asa. Alam mo, hindi lang ikaw yung nahihirapan. Marami pa diyang iba. Ako. Ang punto lang din, palagi, lagi niyong tatandaan, hindi naman mahalaga kung ano yung nangyari. Ang tanong, paano mo haharapin ang mga pangyayari? So, para maharap natin yan ng may ngiti at may kagalakan, unang-una, kailangan nating matutunan na tumawag at manalig sa Diyos. Kasi siya yung gumawa sa atin eh. Kaya alam niya kung ano yung pangailangan natin. Alam niya kung paano susolusyonan ang bawat suliranin na dumarating sa atin. Kasi siya yung gumawa sa atin eh. Kaya pinakamaganda sa ganitong panahon, ang palakasin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi yun lang yung pwede nating sandalan. Hindi yung puro tayo diskarte. Hindi mo ba napansin? Nakakapagod din naman yung diskarte ng diskarte. Tama ba? Oo, mahusay ka. Oo, may kagalingan ka. Natural na yan sa ating mga tao. Pero sa totoo lang, hindi natin napapansin, nakakalimutan na natin si Kristo. Gusto niya kasi close tayo sa Kanya. Na lahat ng bagay, hilapit natin sa Kanya. Ibig mo ba sabihin, Papa Alps, di na akong tatrabaho, hintayin ko na ng Lord yung padala mo? Sa isang banda, hindi. Sa isang banda, pwede rin namang oo. Kasi, gusto niya nga yung nararamdaman niya na mahalaga pala siya sa atin. Hindi yung feeling niya, hindi mo na siya kailangan kasi saksakan ka ng galing. Mga Fafa, mahirap ang buhay. Actually, itong nararanasan natin, wala pa to. Pagdating ng talagang matinding kapighatian. Paano na lang kung dito pa lang susuko ka na? Ako kaya ako nagtatanim, nakita nyo? Iniraraos ko yan. May mga pagkakataong ganun. Diyan na lang ako kukuha. Dahil talaga namang may mga araw na wala talaga. Pero, si Lord, alam niya yung pangailangan natin eh. Kaya nga ibinibigay niya rin naman sa paraan na hindi natin in-expect. Anong point? Wala. Nagpapatawa lang ako dahil alam kong mahirap talaga ang buhay natin. Pero kaibigan, ka-Fafa, lagi niyong tatandaan na sa buhay natin,
ang unang-una natin kailangan ay ang Panginoon. Huwag natin niyang kakalimutan. Kapag lumuwag ang sitwasyon, huwag tayong bumabalik sa kung ano yung naranasan at nakasanayan. Kung nung nag-pandemic, naging madadasaling ka, naging malapit ka sa Panginoong Diyos, ituloy mo yun kahit maging magkaroon pa uli ng kaluwagan at bumalik ang normal na actually hindi naman na mangyayari yan. Paano kung bumalik? Babalik ka ba sa dati? Huwag na. Ituloy mo na yan. Ituloy mo na yun kung close na kayo ni Lord. Ituloy mo na yan. At lalo ka dapat maging close sa Kanya habang nahihirapan ka. At matutunan natin na magalak sa bawat pagdurusa. Hindi man yun madali, pero maniwala ka, kapapa. Malaki ang magbabago kapag yan ang nakasanayan mo na. Lagi nating tatandaan ang mga bagay na nangyayari, hindi natin makokontrol. Dahil may mga pangyayaring kailangang mangyari para sa isang layunin din naman. Pinakamaganda, palakasin ang pananampalataya, magtulungan, magpalakasan sa bawat isa. At lagi mong tatandaan, kaibigan, kafafa, hindi ka nag-iisa. May iba rin dyan, kung nagdurusa ka, mayroong nagdurusa ding iba. Kung nagsasaya ka, mayroon ding nagsasayang iba. Kaya pinakamaganda, doon ka sa nagsasaya, kahit nahihirapan ka. Kasi magiging mas magaang ang lahat ng bagay, depende sa pagtanggap mo, kafafa. Okay ba yun? Dahil linggo ngayon, at di makapagsimba. So, panatilihin natin ang relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi sa uli, siya lang din naman ang pwede nating lapitan. Okay? So muli, maraming salamat sa mga nanonood, sumusuport ang team tip ni Admin Sabi, Bessie Bakiran, maraming salamat. Partner Visha, alam ko yung mga support nyo. Maraming maraming salamat. Si Don Libiticus, maraming salamat. At sa buong tip Philippines, maraming 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 salamat. At siyempre sa Panginoong Diyos. Lord, salamat po. Patuloy na nabubuhay kami. Patuloy mo kaming gabayan. Dahil alam naming nariyan ka. Kaya naman mga kafafa, ito ang inyong Fafa Elves na laging nagpapaalala. Kafatid, kafafa, mahalaga ka. Mahalaga ka. Kaya wag na wag mong isipin na wala kang value. Dahil ang Diyos na lumikha sa'yo ay binigyan ka ng value. At mahal na mahal kanya. Mahal din kita. Tatanda mo yan, kafafa. So muli, magmahala sa tamang paraan at gawin nating magaang ang buhay ng bawat isa. At salamat din sa mga, sa Dichigo, Diche, Ate Linda, si Nathan, si Emil, si PB na hindi nanonood. Salamat. At marami pa iba. Susunod, magsha-shoutout na tayo. Okay ba yan? Falam!